Kumusta kaibigan? Salamat sa pagbabalik dito sa Tagalog Cine Recaps. Ngayong araw, ang ipapakita ko sa inyo ay ang 2017 Indian drama film na may pamagat na Secret Superstar. Ito ay tungkol sa isang dalagita na dahil sa kanyang talento ay hinangaan ng marami, subalit kailangan niyang ilihim ang kanyang pagkatao para malaman ang dahilan, panuurin hanggang wakas. Sa simula ng pelikula, makikita ang isang tren na tumatakbo papuntang siyudad ng Baroda, India. Sakay nito ang mga nagkakasiyahang high school students na galing sa isang educational tour. Isa dito ay ang estudyante rin na si Insia, 15 years old at panganay na anak sa pamilya Malik. Isang tahimik at simple lang na estudyante si Insia, hindi man siya gaanong magaling sa klase. Hinahangaan naman siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang natataglay na magandang boses sa pagkanta. Nang magsimula ng kumanta si Insia, tahimik at masayang nakinig ang lahat. Isa sa naagaw ang atensyon ng pagkanta ni Insia ay ang kaklase niyang lalaki na si Chintan. Pinuntahan ni Chintan ang pinanggagalingan ng magandang boses, at nang makita nito kung sino ang kumakanta, hindi na nilubayan ng titig nito si Insia. Matapos kumanta ni Insia, inalok ni Chintan ito na sumali sa gaganaping inter-school singing contest. Nagka-interes si Insia lalo na nang malaman niya na ang premyo ay laptop at libreng internet sa loob ng isang taon. Pagdating ng tren sa Baroda, sinundo si Insia ng kanyang ina na si Najma. Napansin ni Insia ang mga pasa nito sa mukha, pero sinabi ni Najma na nakuha niya ang mga iyon dahil naaksidente siya sa kusina. Hindi na pinakinggan ni Insia ang mga sinasabi ni Najma, dahil muling naramdaman ni Insia ang pagkaawa niya sa kanyang ina. Alam ni Insia na pinagtatakpan lamang ng kanyang ina ang paulit-ulit na ginagawa ng kanyang ama. Nang dumating sila sa apartment na kanilang tinutuluyan, sabik na sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Gudu. Pero hindi ito pinansin ni Insia, kaya pinagalitan siya ng tiyahin ng kanyang ama at sa hindi rin pagbigay galang agad ni Insia sa matanda. Samantala, sa isang singing competition matapos mag-perform ng isang bata, sinabi ng judge na babae na magaling ang bata at napaka-cute nito. Subalit hindi sumang-ayon ang isang judge na si Shakti. Sinabi nitong hindi talento ang pagiging cute, kilalang prangka si Shakti sa pagbibigay ng komento sa mga contestants, at walang paligoy-ligoy na sinabi nitong walang talento ang bata sa pagkanta kaya pinaalis niya ito sa stage. Umiiyak na umalis naman agad ang bata sa stage. Nang gabing iyon, nilagyan ng gamot ni Insia ang black eye ni Najma. Nagpaalam si Insia na ibig niyang sumali sa singing contest dahil matagal na niyang inaasam-asam na magkaroon ng laptop. Sinabi ng kanyang ina na siguradong hindi papayag ang kanyang ama, dahil mahigpit ang bilin ng kanyang ama, na ang pag-aaral lang ang aatupagin ni Insia, pero sinabi ni Najma na subukan pa rin niyang magpaalam baka maswertehan niyang hindi mainit ang ulo at pumayag ito. At nang manood sila ng awarding ceremony sa isang TV show, naisip ni Insia na matupad sana ang kanyang pangarap na makilala din siya bilang isang singer, at makakuha rin ng award pagdating ng araw. At nang dumating ang kanyang amang si Paro, ay hindi na nagawang makapagpaalam ni Insia, dahil galit nitong itinapon ang mga pagkain na nakalimutan lagyan ni Najma ng asin. Dahil sa nangyari, kinalimutan na lamang ni Insia ang plano niyang pagsali sa singing contest. Inihanda ni Najma ang mga gamit na dadalhin ni Paro. Sa ibang syudad ang trabaho nito bilang engineer, at isang beses lamang sa isang linggo nakakauwi. Nang matapos si Najma, kinausap siya ni Insia. Kinumbinsi ni Insia ang kanyang ina na i-divorce na ang kanyang ama at mamuhay sila ng tahimik sa ibang lugar dahil hindi na ito makatiis sa nakikita niyang pananakit sa kanyang ina. Pero sinabi ni Najma na hindi maari ang ibig ni Insia, dahil wala itong trabaho at pera para mabuhay sila, kaya niyang tiisin ang lahat alang-alang sa kanyang mga anak. Kinabukasan, pumasok na sa eskwela si Insia, habang nasa school bus ito, lumilipad ang kanyang isipan sa pagbuo ng isinusulat niyang kanta. Kahit sa loob ng kanilang classroom nasa isinusulat pa rin niyang kanta ang atensyon ni Insia, hanggang mapansin na siya ng kanilang guro at mapagalitan. Pagdating ni Insia sa kanilang bahay, laking tuwa nito dahil neregaluhan siya ni Najma ng laptop, napayakap siya sa tuwa sa kanyang ina, subalit nag-alala si Insia kung saan siya kumuha ng pera. Pero sinabi ni Najma na gumawa siya ng paraan dahil kasalanan naman niya kaya nagalit si Paruk at hindi nakapagpaalam si Insia na sumali sa contest. Sabik na ginamit agad ni Insia ang kanyang laptop, ipinakita ni Insia sa kanila kung ano-ano ang mga pwedeng madiskubre nila sa internet, habang wala si Paruk. Sama-sama sila sa mga masasayang sandali, ang laptop ang nagsilbing bago nilang pinagkakalibangan,
Sama-sama silang nanonood ng pelikula, nagtitiktok, at kumukuha ng kaalaman sa YouTube lalo na sa pagluto ng kung ano-ano. Nakita ni Insia ang isang lalaki na kumakanta sa YouTube at marami itong views. Naisipan ni Insia na mag-upload din siya ng video at kantahin ang kanyang kinumpos na kanta. Kinuha ni Insia ang kanyang gitara at pumwesto sa harap ng laptop, subalit bigla siyang nalungkot. Naisip niyang baka makita ng kanyang ama ang kanyang gagawin, kaya hindi na lang itinuloy nito ang plano. Sinabi ni Insia sa kanyang ina na ibig niyang mag-upload sa YouTube ng video at iparinig sa buong mundo ang kanyang ginawang kanta. Subalit nag-aalala siya na malaman ng kanyang ama. May naisip na ideya si Najma. Kumuha si Najma ng burqa o isang kasuotang mata lamang ang makikita. Nang sa gayon hindi siya makikilala ng kanyang ama kung mapanood man ang video. Kaya agad na nag-record si Insia ng sariling niyang compose na kanta. At nang matapos, in-upload niya ito sa YouTube gamit ang pangalang Secret Superstar. Ilang oras na naghintay si Insia subalit wala ni isang nakapanood ng kanyang video. Ayos lang yan Insia. Lahat naman nagsisimula talaga sa wala. Kinabukasan laking tuwa ni Insia nang makitang mahigit 11,000 agad ang nanood at nasiyahan sa kanyang kanta at boses. Isa-isang binasa ni Insia ang mga comment. Maraming nagtatanong at nahihiwagaan kung bakit may takip ang mukha ng singer. Maraming naghihintay na rin sa susunod na video ni Insia at umaasa silang ipapakita na ni Insia ang kanyang pagkakakilanlan. Ang sumunod na araw, dumating na si Paro. Nakita niya ang laptop ni Insia. Sinabi ni Najma na bigay iyon ng kanyang kapatid na nasa Mumbai dahil wala nang gumagamit sa kanilang bahay. Naniwala naman si Parok at hindi na ito nagtanong pa. Niyaya ni Parok na manood sila ng sine, maliban kay Insia na pinaiwan ni Parok sa kanilang bahay para pag-aaral lang nito ang asikasuhin. Nang makaalis sila, nagmamadaling inihanda ni Insia ang kanyang laptop at gitara. Saka niya sinimulan ang pagkanta sa harap ng laptop. Kinanta ni Insia ang isinulat niyang kanta para sa kanyang ina. Sa kanta, inilarawan ni Insia na wala siyang tanging kaibigan kundi ang kanyang mahal na ina. Wala siyang ibang pinagkukunan ng lakas kundi ang mapagmahal at maalaga niyang ina. At sa di inaasahan, nag-viral agad ang video na in-upload ni Insia. Pinusuan ng marami ang kanyang kanta at magandang boses nito. Dahil sa maraming ibig na makilala ang Secret Superstar at naging kontrobersyal, na ibalita ito maging sa newspaper. Napanood din nila sa TV ang balita na kung saan nag-number 1 sa trending videos ng YouTube ang video ng Secret Superstar at umabot sa mahigit 30 millions ang views sa loob lamang ng ilang araw. Hindi makapaniwala si Insia na marami na siyang tagahanga at ibig siyang makilala. Hindi naman nagkamali nang hinala si Chintan na si Insia nga ang Secret Superstar, subalit nangako ito kay Insia na ililihim din niya ang kanyang nalalaman alang-alang sa kanilang pagiging magkaibigan. Ang hindi alam ni Insia, matagal na siyang crush ni Chintan. Samantala, lumabas din sa balita ang pag-boycott ng Singers Association sa music producer na si Shakti dahil sa hindi magandang komento nito noon sa isang contestant sa singing contest. At nang gabing iyon, nagulat si Insia dahil nag-email sa kanya si Shakti at inaalok siyang pumunta ng Mumbai para mag-record ng kanta. Hindi naman naging interesado si Insia dahil nga sa kinasangkutang issue ni Shakti sa mga singers. Subalit dahil natuon ang atensyon ni Insia sa pagkakanta, napabayaan niya ang kanyang mga aralin dahilan niyon para makakuha siya ng mababang puntos sa kanilang school test. Nagalit si Paro, hiningi nito ang gitara ni Insia at kahit anong pakiusap ni Insia sinira pa rin ni Paro ang gitara nito. At nang sumunod na gabi, nakahanda na ang pamilya para dumalo sa isa nilang kamag-anak na ikakasal, napansin ni Paro na hindi suot ni Najma ang iniregalo nitong kwintas. Sinabi ni Najma na nakalimutan niya kung saan niya nailagay. Pinahanap ni Parok ang kwintas kay Najma, para ipakita din sa kanilang mga kamag-anak na kaya din itong bilhan ng alahas ang kanyang asawa. Umamin si Najma kay Insia na ibinenta nga niya ang kanyang kwintas para makabili ng laptop, ang hindi nila alam. Nakikinig sa likod si Parok, at nagalit ito sa ginawa ni Najma, nakiusap si Insia, nakasalanan niya ang lahat dahil ibig niyang magkaroon ng laptop, hindi nakinig si Parok. At para tigilan ni Parok si Najma, hindi na nagdalawang isip pa si Insia. Nagpa siya itong itapon na lamang ang kanyang laptop para sa kanyang ina, hanggang makita nila itong tuluyan ng nawasak, pakiramdam ni Insia, kasabay ding nawasak ang kanyang mga pangarap. Magmula noon napansin ni Chintan na palaging malungkot si Insia at malayo ang iniisip nito. Hanggang isang araw, sa pag-uwi ni Parok, ibinalita nito ang pagka-promote niyang senior engineer sa Riyadh.
At kailangan nilang doon na manirahan, subalit ang labis na ikinabigla ni Insya, ang sinabi ni Parok tungkol sa nakatakdang pagpapakasal ni Insya sa isang negosyante sa Riyadh. Sinabi ni Insya sa kanyang ina, na ayaw niya sa plano ng kanyang ama at tumakas na lang sila, iwan na lang nila si Gudu dahil si Gudu lang ang mahal ng kanyang ama, pero hindi pumayag si Najma sa gusto ni Insya. Sa kwarto tahimik na nakikinig sa kanila si Gudu. Nakita ni Insya ang balita sa TV na natalo sa kaso si Shakti kaya ito na divorce ng asawa. Napatunayan ng abogado ng asawa ni Shakti na may tatlo itong kalaguyo. May naisip na paraan si Insya. Kinaumagahan, gamit ang cellphone ni Chintan, nakausap ni Insya si Shakti at magpapadala agad si Shakti ng plane ticket para kay Insya, pero nag-aalala si Insya dahil hindi pa siya nakaranas na bumiyahe ng malayo. Sinabi ni Chintan na siya na ang baalang umayos ng lahat. Ang sumunod na araw sa tulong ni Chintan, na-print nito ang plane ticket ni Insya at sinamahan niya itong makalabas ng eskwelahan. Bago umalis si Insya, nagpasalamat ito kay Chintan. Hanggang makasakay na siya ng eroplano, pagdating sa airport, kahit kinakabahan, sumama pa rin siya sa inutusan ni Shakti na sumundo sa kanya. Pagdating sa studio, masayang tinanggap siya ni Shakti. Agad na kinanta ni Insya ang ginawang kanta ni Shakti. Subalit makailang beses nang umulit kumanta si Insya, hindi niya makuha ang ibig marinig na tinig ni Shakti. Sinabi ni Shakti na hindi si Insya ang hinahanap niyang singer para sa kantang iyon, pero sinabi ni Insya na subukan niyang kantahin ang kanta na gamit ang kanyang estilo. Dahil tungkol sa pag-ibig ang kanta kaya nararapat lamang na nanggagaling sa puso ang himig nito. Pumayag si Shakti na pakinggan ang ibig na estilo ni Insya. At nang magsimula ng kumanta si Insya, nagulat si Shakti sa ganda ng tinig ni Insya, nadala ang pakiramdam ni Shakti ng himig ng kanta. Napapasayaw si Shakti sa pagsabay ng magandang boses ni Insya. Alam ni Shakti na dumating na ang bagong superstar na tatangkilikin at iibigin ng publiko. Nang matapos itong kumanta, nakatayo ang lahat na pumapalakpak at humanga kay Insya. Tuwang-tuwa si Shakti na inihatid si Insya sa airport. Sinabi ni Shakti na siguradong pag-aagawan si Insya ng mga producers at mga music composers dahil sa ganda ng boses nito. At nang banggitin na ni Shakti ang bayad sa pagkanta ni Insya, hindi tinanggap ni Insya ang pera kundi humingi siya ng pabor. Nagulat si Shakti nang malaman niya ang ibig na pabor ni Insya. Ibig ni Insya na tulungan siya ni Shakti na makilala ang abogado ng kanyang dating asawa. Dahil ibig din niyang ito ang maging abogado nila para ma-divorce ng kanyang ina ang kanyang ama. Sinabi ni Shakti, hindi pwede yung abogado ng asawa niya dahil galit yun sa kanya, maraming mga abogado siyang kakilala na magagaling at pwede ni Shakti na kunin para kay Insya, pero sinabi ni Insya kung totoong magaling yung mga abogado niya, hindi sana natalo si Shakti ng kanyang asawa sa kaso. Walang nagawa si Shakti kundi tulungan si Insya kaya tinawagan nito ang dating niyang asawa at nagpa-appointment sa abogado nito sa sunod na linggo. Nakauwi si Insya na tanging sila lang ni Chintan ang nakakaalam. Nang sumunod na linggo, muli siyang pumunta ng Mumbai, sinamahan siya ni Shakti sa abogado, at nang makausap niya ito, humingi ng tulong si Insya at ikinwento nito lahat ang mga pinaggagawa ni Paro. Binigyan si Insya ng papeles na kailangan pirmahan ng kanyang ina at kapag dinala ito sa police station, pwedeng nang hulihin si Parok ng mga pulis. Sinabi ng abogado na humahanga din siya kay Shakti dahil kahit certified babaero ito, may nakatago din palang magandang kalooban na tumulong sa mga nangangailangan. Natuwa si Shakti sa papuri ng abogado, nagpasalamat din si Insya kay Shakti. Sinabi ni Shakti na kahit anong oras pwede siyang tumulong kay Insya. Pagdating ni Insya sa kanilang bahay, agad niyang sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa napag-usapan nila ng abogado, subalit nagalit si Najma, dahil delikado ang ginawa ni Insya na pumunta sa malayo na hindi nila alam. Hindi rin ito pumayag sa ibig ni Insya sa pag-divorce, dahil pakiramdam ni Najma wala na siyang karapatan magdesisyon sa sarili niyang buhay, lahat na lang may nagdidikta sa kanya. Umiyak si Insya, ayaw niyang pumunta sa Mumbai para magpakasal, at tinawag ni Insya na duwag si Najma. Dahil hindi nito kayang ipagtanggol sila sa kanilang ama. Pumunta siya sa rooftop at umiyak. Doon nakita niya ang kanyang wasak na laptop na nilagyan ni Gudu ng mga tapes para mabuo itong muli. Alam ni Gudu kung ano ang mga bagay na mahalaga sa kanyang ate. Alam ni Gudu na ang tanging laptop lamang ang daan para matupad ni Insya ang kanyang mga pangarap. Naramdaman ni Insya na mahal siya ng kanyang kapatid sa kabila ng iniisip niyang iwan ito. Dahil ito lang ang mahal ng kanyang ama. Pinuntahan niya si Gudu at niyakap.
Kinausap siya ng kanilang lola. Sinabi nito na hindi dapat niya sinabi hangduwag ang kanyang ina, dahil sobrang sakripisyo ang ginawa ni Najma, noong buntis ito kay Insya, binugbog ito ni Parok para ipalaglag ang bata, pero hindi pumayag si Najma bagkus tumakas ito, at nang bumalik, dala na si Insya, nakiusap ito kay Parok na tanggapin, at nangako na kapag mabuntis pa ulit ito na babae, ay hindi na niya ito itutuloy. Dahil sa kanyang nalaman, naisip ni Insya, mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kesa sa ano paman, pumunta siya sa internet cafe at denelet nito ang kanyang account sa YouTube. Iyon ay para kalimutan na lamang niya ang lahat at susunod na lamang siya sa kagustuhan ng kanyang ina. Nabalita sa telebisyon at mga newspapers ang superhit sa pag-release ng kanta ni Secret Superstar, at dahil sa maraming tagahanga at ibig na makilala ang Secret Superstar patuloy itong nagiging kontrobersyal sa lahat ng balita. Very proud naman si Najma sa kanya anak, ganun pa man sobrang nalulungkot din ito dahil sa hindi maramdaman ang kanyang anak ang dapat matanggap nitong kasiyahan. Tumawag si Shakti kay Insya at sinabing superhit ang kanyang kanta, at pareho silang dalawa na nanominate bilang best singer sa Music Awards. Sinabi ni Shakti na pumunta si Insya sa gagawing awarding night, pero sinabi ni Insya na hindi siya makakapunta dahil iyon ang araw ng pagbiyahe nila papuntang Saudi Arabia. Sinabi ni Shakti na tutulungan niya si Insya kung gusto nitong mahiwalay sa kanyang ama, subalit tinanggihan ito ni Insya at Bo na ang pasya nitong hindi iwan ang pamilya. Dumating ang huling araw nila sa kanilang eskwelahan, ipinagpaalam ni Chintan si Insya kay Najma, na payagan silang mamasyal para sa huli nilang pagkikita. Inubos ni Insya at Chintan ang buong araw sa pamamasyal, binilhan ni Chintan ng strings ang gitara ni Insya para muli niya itong magamit. Bago sila umuwi, ipinakilala ni Chintan sa kanyang ina si Insya, at sa kanilang paghiwalay, hindi napigilan ni Insya ang umiyak. Sa araw ng kanilang pag-alis, una nilang flight ay papuntang Mumbai, nakita ni Najma na marunong na si Insya sa mga proseso sa airport. At nang makarating na sila sa Mumbai, nakita ni Parok na nasa bagahe ang gitara ni Insya, pinatapo niya ito para makatipid sila sa bayarin sa bagahe. Sa unang pagkakataon, tumutol si Najma na itapon ang gitara ni Insya. Sinabi niyang, ang gitara lamang ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng kanyang anak at hindi siya papayag na mawala pa iyon. Sinabi ni Parok na basura lang ang gitara. Pero sinabi ni Najma, ang gitara ay ang pangarap ni Insya, walang halagang mabuhay kung wala rin lang namang pangarap. Sinabi ni Najma na hindi na sila sasama kay Parok. Nagalit si Parok at ibig nitong lapitan sila pero pinigilan agad ito ni Najma. Sinabi nitong makikita ang lahat ng kanyang gagawin sa CCTV at sa social media, siguradong magagalit ang mga milyon-milyong followers ni Insya sa kanya, at posible pa siyang mawala ng trabaho. Nagulat si Parok nang malaman nitong ang kontrobersyal na secret superstar ay si Insya. Lalo pang nagulat si Parok nang pirmahan ni Najma ang divorce paper. Sinabi ni Najma na kapag nagpumilit pa siya, pwedeng na siyang ikulong ng mga pulis. Nagpaalam sina Najma sa kanilang lola saka nagmamadaling lumabas at iniwan si Parok. Nang makalabas sila ng airport, niyakap ni Insya si Najma, nagpasalamat ito sa pagtatanggol sa kanya, saka tinawagan nila si Shakti at pinasundo sila. Hanggang makapasok na sila sa venue ng Glamour Music Awards. Nang magsimula na ang pagbigay ng awards para sa female best singer, tinawag ng host ang dating best singer na siya ulit ang nanalo. Nagsalita ang nanalong best singer, sinabi nitong masaya siya kapag nakakatanggap ng awards, subalit mas masaya siya kung ang tatanggap ng awards ay yung alam niyang mas maganda ang boses kesa sa kanya, kaya tinawag niya si Secret Superstar na kunin ang kanyang award. Tumayo si Insya, inalis nito ang kanyang takip sa mukha, lalong nagpalakpakan ang mga tao dahil sa wakas, nasilayan na nila ang mukha ng Secret Superstar. Natupad na rin ang matagal ng pangarap ni Insya ang makaakyat sa stage at makatanggap ng award. Nang magsalita si Insya, sinabi niya na hindi siya ang totoong Secret Superstar, kundi ang taong kumuha ng pera sa pitaka ng kanyang ama para ibili siya ng gitara, kundi ang taong nagbenta ng kanyang natatanging alahas para magkaroon siya ng laptop, ang taong kanyang inspirasyon para matuto siyang kumanta, walang iba kundi ang kanyang mahal na ina. Tumakbo si Insya at yumakap kay Najma, muli siyang nagpasalamat, alam niyang iyon na ang simula ng maganda nilang buhay na walang pangambang iniisip. At para kay Insya, walang pangarap na hindi kayang abutin, basta Bo lamang ang iyong tiwala sa sarili, walang pagsubok na hindi nalalampasan, basta malakas lamang ang iyong pananalig sa Panginoon,
Walang mabigat na hindi napapagaan, lalo na kapag katuwang mo ang iyong mga mahal sa buhay. Marami pong salamat sa lahat na nag-subscribe at nag-like sa aming video. Paumanhin po ninyo, ang mga shoutout ay sa susunod na lamang po nating video. Marami pong salamat sa inyo, pagpalain sana tayong lahat, ingat kayo palagi.